Nandito na po tayo sa pinakamagandang bahagi ng kalsada dito sa Leyte, Leyte. Para po tayong nasa ibang bansa sa ganda ng view dito. Wow! Yan yung tinatawag na Sea of Clouds. Maladagat na ulap. Nandito po tayo sa kanilang tourist assistance booth. Meron po silang mga naka-standby na tao rito. At tatanungin po natin kung ano yung mga requirements na kailangan bago makapasok dito sa probinsya ng Biliran. Oras po natin ngayon ay mag-aalauna ng hapon at sobra yung init ng panahon. Pero enjoy naman kasi habang pataas tayo dito sa view deck ay mas gumaganda naman yung view. Good morning mga ka-SFTV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong bibisitahin ang probinsya ng Biliran kung saan ay magre-reopen na ngayong araw yung ilan sa mga tourist attraction na meron dito. So bibisitahin po natin ngayong araw yung kanilang talaga namang maipagmamalaking isla. Mamaya ay malalaman nyo po yan kung ano yung isla na yan. So ngayon nga pala ay alas 3 pa lang ng umaga. Tatapos lang po nating mag-pack up ng mga gamit na dadalhin natin. Solo ride po tayo kasi nga limitado yung invitation. So makikita po natin dito sa labas na sobrang dilim. At eto si NMAX. NMAX po yung gagamitin natin ngayon. Pinainit ko muna kasi bago po tayo mag-long ride ay wina-warm up ko po muna yung motor bago natin isabak sa biyahe. Since ready na ang lahat, tara, let's go! Ayan, makikita po natin kung gaano kaliwanag itong kalsada dito sa Alang-Alang. Napakalaking tulong po nito, lalo na under construction ang kalsadang ito. Daan po muna tayo dito sa gasolinahan para makapag full tank. Buti na lang at bukas na tong gasolinahan na to. Kasi sa unahan, hindi po tayo sigurado kung bukas na. Unleaded full tank. So shout out kay Reggie ng New Era. Wow! Nandito po tayo sa National Highway sa bahaging ito ng Haro at Alang-Alang. At makikita po natin dito itong mga road stud na fully functional na. Ayan, umiilaw na. Parang nasa runway tayo ng airport. May Sea of Clouds. Ilang minuto lang po yung nakalipas mula nang umalis tayo sa bahay at narating na rin po natin itong palikulikong bahagi ng Capoocan, Leyte. At dito ay nag-stop over po tayo kasi nga ayan, makikita po natin dito. Wow! Yan! Yan yung tinatawag na Sea of Clouds. Maladagat na ulap. Isa lang po ito sa mga rason kung bakit patok ang kalsadang to para sa maraming rider. Yung iba, dumadayo pa papunta dito para lang masaksihan yung ganitong tanawin. Yung burol na yon, Mala Chocolate Hills, tapos sa baba tanaw mo yung Barangay Limon kung saan tayo liliko papunta sa Biliran. So marami po yung mga nakatambak na lupa rito kasi gumuho yung bahaging to ng kalsada. Ginagawa ng remedyo ng DPWH para maibalik sa dating kondisyon itong bahaging ito ng kalsada. Tapos na po silang maglagay ng mga protection sa kalsada para hindi na gumuho pa. At ngayon naman ay tinatambakan na yung mismong ilalim ng kalsada para maumpisan ng masemento. Ito talaga yung isa sa mga bonus na maaring maranasan ng mga mahilig magbiyahe. Sorpresa! So let's go! Nandito na po tayo sa Barangay Limon ng Capoocan, Leyte, kung saan nagtatagpo yung kalsada na nagmumula sa Ormoc City at ito naman yung mula sa Biliran.
Dito na po tayo sa munisipalidad ng Leyte. Dalawang klase yung Leyte. Merong probinsya at meron ding munisipyo. So yung address dito ay Leyte Leyte. Nandito na po tayo sa pinakamagandang bahagi ng kalsada dito sa Leyte Leyte. Para po tayo nga sa ibang bansa sa ganda ng view dito. Swabe yung mga kurbada dito at yung view ay talaga namang panalo. Kaya isa po ito sa mga kalsadang pinaka-dinarayo dito sa probinsya ng Leyte. Swerte nung may-ari niyan. Nasa harap niya yung talaga namang panalong view. Makikita po natin dito sa ating mapa na malapit na po tayo dito sa Biliran Bridge. Mula dito sa pinaka dulong bahagi ng Leyte, tatawid tayo sa pamamagitan ng Biliran Bridge papunta dito sa Puro Island. Tapos mula naman dito sa Puro Island ay tatawid naman tayo sa pamamagitan ng Causeway papunta dito sa mainland ng Biliran. Yan, so approaching na po tayo sa Biliran Bridge. Ilang metro naman mula dun sa Biliran Bridge ay bubungad naman sa atin itong provincial checkpoint ng Biliran. Nandito po tayo sa kanilang tourist assistance booth. So meron po silang mga naka-standby na tao rito at tatanungin po natin kung ano yung mga requirements na kailangan bago makapasok dito sa probinsya ng Biliran. Kasama po natin si Sir Ken. Siya po yung tourism staff dito sa checkpoint nito sa Biliran. Ayan. So sir, ano po yung mga requirements? Una po is yung SBQR code. Hmm. Tapos pagdating po dito, kung outside the region kayo, kung turista po, automatic denied entry. Hmm. Acceptable lang po nating tourist for now is ang within the region. Within the region. Okay. QR code lang at saka yung arrival form namin. Ito yung arrival form. Ayan. Yung QR code nga pala nila dito ay sila na mismo yung nagpra-process. Iba po yung QR code na ini-issue sa ibang mga lungsod tulad na lang ng Tacloban na nakabase sa Safe City. Yung Biliran po ay may sariling sistema. Kaya kung magpupunta po kayo dito at kailangan nyo po ng QR code, mas maganda pong magproseso bago po kayo pumunta rito kasi karaniwang tumatagal yung proseso para sa pagkakaroon ng QR code ay maximum po 3 days. So 2 to 3 days inaabot yung pagproseso sa inyong QR code. Kaya mas magandang mag-apply na bago pa pumunta rito para at least pagdating natin dito sa checkpoint na ito, papasok sa Biliran ay hassle-free na. Submit na lang ng ilang requirements, then ready na tayong pumasok sa probinsya. Makikita po natin dito itong bahagi ito ng circumferential road na nasa 4 lanes na. Nandito
dito na po tayo sa munisipalidad ng Kawayan. At ilang metro na lang ay mararating na natin yung kanilang daungan kung saan tayo sasakay ng bangka papunta sa Sambawan Island. Ito po yung kanilang town proper. At baba po tayo dito. Sa mga ganitong lakad nga pala, lalo na kung hindi kayo familiar sa lugar, mas magandang magkaroon po tayo ng mapa para maiwasan po natin yung pagtatanong sa mga residente. Alam naman natin ngayong pandemic para mabawasan natin yung pakikipag-interact sa mga residenteng nakatira dito. Yun, so nandito na po tayo sa daungan ng Kawayan. Medyo malawak pala yung parking space nitong pantalan. Kasama po natin si Nanay Evelyn. Yan, siya po yung nag-guide sa atin papunta dito kasi ito po yung pinakamagandang pwedeng paglagyan nitong motor. At least dito, hindi po naarawan yung ating motor. Safe! Mapapanood niyo po ito sa YouTube channel ng Safe TV. Dito naman nakapark yung ilang mga sasakyan na makakasama din natin papunta dun sa Sambawan. Good morning! Mag-log ka muna, sir. Anong ngaran? Bighani. B-I-G-H-A. B-I-G-H-N-I. Bighani. Ooh, Bighani. Balikas Maya. Balikas Maya. So, shout out po natin si Sir Bighani Balikas Maya. Yun, medyo kakaiba yung pangalan pero ayos. Taga rito ka lang po sa Biliran. Sa Biliran, Naval. Naval, Biliran. Ayan. Matapos yung ilang minutong pag-aantay dun sa waiting area nitong Kawayan Port ay sasakay na rin po tayo ng bangka papunta dun sa Sambawan. Kasama pa rin po natin yung mga dati na nating nakasama dun sa Isla ng Limasawa. Yung bago lang po dito ay ito si Miss Lenny Estupin ng Bomborajo, tama ba? Bomborajo. Good morning! Dito pa lang sa pantalan nitong Kawayan, makikita na po natin yung napakalinaw na tubig. Medyo malayo po yung nilakad natin mula dun sa waiting area nitong port papunta dito sa pinakadulo kung saan tayo sasakay ng bangka. So medyo malaki po itong bangka na sasakyan natin kumpara dun sa nauna kanina na nakadaong dito. Sa portion na to ng bangka ay pwede pong magsakay ng mga motor. Tapos doon naman yung mga pasahero sa likod. Pasok po muna tayo dito sa loob. Medyo malaki yung space dito sa loob nitong bangka. Siguro nasa 30 katao yung kasya dito sa loob. Yan. Alis na po tayo dito sa Kawayan Port. Oras po natin ngayon ay mag-aalas 9 na ng umaga. So titingnan po natin kung ilang oras yung makukonsume natin papunta dun sa Sambawan Island. Base dun sa mga napagtanungan natin, hindi daw aabot ng isang oras kasi kalmado naman yung dagat. Pero pag medyo masama yung panahon, bumabagal yung mga ganitong sasakyan kaya nadadagdagan yung oras ng travel. May kasama din po tayo mga photographer papunta sa isla. Matapos ang mahigit isang oras na travel mula dun sa Kawayan Port ay narating na rin natin itong Sambawan Island. Ito po yung sinakyan nating bangka at makikita nyo naman kung gaano siya kataas. Hindi na po siya pwede makalapit dito kasi nga sumasayad na yung ilalim niya. Ito po yung ibang bangka na sinakyan ng mga iba pa nating kasama dito sa isla. So dito nga pala mayroong mga paalala na tanging yung mga grupong hanggang 10 katao lang yung pwede. Pag dumating naman dito, agad na magpunta sa screening booth para ma-check yung temperature at ma-register yung mga pangalan at iba pang mga impormasyon.
First time ko po dito sa Sambawan na may mga kasama. Nung nagpunta po ako dito, last year, mag-isa lang po ako nun. Tapos hindi pa ganito kaganda yung ayos ng isla. Wow! May pakuratsa! Meron po ditong footbridge para hindi na mahirapan pang tumawid yung mga turista papunta sa side na to ng isla. Kasi sa bahaging ito ng baybayin, bawal po dumaong yung mga barko. Doon po dapat sa kabila dadaong, at sa pamamagitan nitong footbridge ay tatawid naman yung mga turista papunta dito sa bahaging ito ng isla. Yan. Kung magpupunta po kayo rito, magbaon po kayo ng tsinelas. So medyo masakit sa paa yung buhangin dito. Ito po yung kanilang cottages. Once again, ladies and gentlemen, we acknowledge the arrival of our guests from the Regional Tourism Office. Si Board Member Igano, katagaharo ako, misis. Si kita ko ay mo, pakilala tayo ko taamon mga provincial. Sige po, sige po. Ito po yung magiging takbo ng program ngayong araw para dito sa pagre-reopening ng Sambawan Island. So una, yung ating arrival. Sinundan itong Holy Mass at Blessing. Pagkatapos ay magti-tree planting, and then i-unveil po nila yung Sambawan Island marker. Pagkatapos itong program ay ikutin po natin itong isla at titingnan po natin yung mga spots dito na pwede nyong ma-enjoy once na bumisita po kayo dito sa isla. Hi! Ayan! Mga taga-Biliran laka mo. Maripipi. Hi. Tacloban. Karayan yung ginagawa. Oo, ang buwan na yan. Kasama po pala natin ngayon yung mga taga-Coast Guard Station ng Biliran. Ayan. What's up? Thank you, sir. Thank you. Sa layong aabot sa megit 13 kilometers mula sa pinakamalapit na daungan ng Biliran, matatagpuan itong isla ng Sambawan. Taglay ng islang ito ang napakagandang baybayin, nakakalulang mga tanawin na napapalibutan ng napakayamang dagat. Pwedeng-pwede dito ang mag-scuba diving, fishing at snorkeling. Habang sa mismong isla naman ay may isang beach resort na kung saan ay patok para sa mga gustong mag-group outing. Bagamat hindi pino ang buhangin dito, dinarayo naman ito dahil sa malakristal na tubig at sa amutsaring naggaganda ang spots na dito nyo lang makikita sa isla. Tulad na lamang ng view deck nito na ilang metro lang ang layo mula sa beach resort. Ayan, so mahirap makapag-record dun banda kasi may tugtog, makaka-copyright po tayo, kaya mas maganda kung lalayo po tayo dun sa mga cottage area. Mamaya, babalikan po natin yon para makita nyo kung ano yung mga nandun dun sa area na yun. So ngayon, akyat po tayo dito sa view deck para makita yung nakakalulang tanawin na matatanaw sa taas. Ito yung literal na breathtaking. Breathtaking kasi nakakahinga. Talagang mawawalan ka ng hininga dito. Kaya pa? Pwede mo matras. Matras. Medyo malayo pa po yung view deck. Pero kaya pa naman. Oras po natin ngayon ay mag-aalauna ng hapon. At sobra yung init ng panahon. Pero enjoy naman kasi habang pataas tayo dito sa view deck, ay mas gumaganda naman yung view. Para sa mga first time dito sa Sambawan, kailangan daw ay humalik dun sa bato na nasa taas. Humalik, kakagatin, didilaan, pamahiin. Kasi pag hindi mo raw ginawa yon, hindi ka daw makakauwi ng bahay. So mukhang mababa lang po ito tingnan, pero pag sinubukan yung akyatin to, talaga namang hihingaling kayo. Ilang minuto lang yung akyatan papunta rito at makikita nyo na itong napakagandang view.
Matatanaw dito, hindi lang ang buong isla ng Sambawan, kundi maging ang mga isla ng Maripipi, Higatangan, Biliran, Leyte, Masbate, at ang ilang isla na nasasakop ng Samar. Itong view deck ay nakapwesto malapit sa gitna ng isla, kaya matatanaw mo dito yung magkabilang dulo, dun banda, yung mga rock formations, at dito naman sa kabila, yung ilan pang isla. Dun naman, matatanong natin yung mainland ng Maripipi, at saka, eto yung mga isla na sakop ng Samar, at etong Masbate. Dito naman sa likod, matatanong po natin yung mainland ng Biliran, at yung ilang isla pa na sakop ng probinsya ng Biliran. Mula dito, akyatin naman po natin itong cottage dito sa taas. Wow! So meron po ditong nagaganap na photo session. Umakyat po siya dito para kuhanan lang siya ng litrato. Ganun po siya ka-supportive. Yan. Wow! Grabe yung view dito. Makikita nyo naman. I'm so... Yeah, it's so... May alintulad po natin yung view na makikita dito sa mga ibang tourist attraction na makikita natin sa ibang bansa. Haros, katanan niyo yung mga vlog, haros ko ito nakita. Kasama po natin ngayon ang isa sa mga solid na subscriber talaga ng CFTV, si Sir Conseal Dondon ng Maripipi. Yan. Maraming salamat, sir. Thank you. Yun, so naikot na po natin itong buong isla ng Sambawan at nakita po natin yung mga spots na pwedeng ma-enjoy ng mga turista dito. Yan. Sa ngayon ay official lang nagbubukas muli para sa mga turista na nandito sa loob ng Region 8. Pwede na po kayong bumisita rito as long as makakapag-submit po kayo ng mga kinakailangang requirements. Kasama po natin ngayon yung ilan sa mga travel operators na handa nang tumanggap ng mga bisita papunta rito sa Sambawan Island. Ayan, so eto po si... Hi, Rochelle from I'm Travel Corporation. Kung magpapabook po kayo for Sambawan Island, just visit our page, I'm Travel Shop. Ni Tess from VI Holidays Travel Services. If you have inquiries about Sambawan, you can contact us through our page and directly call us. May number kami doon. Not only us, Biyahe, you can communicate with IMS, Litigo, kay Mars Denise, so... Or directly to DOT para i-recommend lang nila kayo sa amin. Para sa hassle-free na biyahe, mas recommended kung sasailalim kayo sa mga travel and tours para wala na kayong ibang isipin, hindi yung travel na lang. Sa ngayon, yan lang po muna at samahan niyo po ako. Sa susunod ko pang mga vlogs, huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.